What is up, guys? Good morning, RSJ Moto. Nagbabalik. So for today's video, kukontinue ko lang yung about dito sa ating motor. Yung nakarang video ko is sinabi ko doon na yung motor natin medyo kumakadyot siya pag nasa mababang RPM. And then hindi stable yung kanyang takbo minsan. So nakita ko na, guys, yung naging problema. So napakaliit lang pala nung kanyang problema. So madami na akong naiisip noon. Baka ang bala ko sana ay magpalit ng spark plug. And then kung hindi pa talaga mawala, so baka magpa engine refresh. So bigla kong naisip, baka kasama yon sa pagpupugak ng motor. Minsan kasi yung motor natin pagka pababa, and then hindi ko pinipihit yung silinyador, pumupugak siya, parang may backfire. Pero hindi naman malakas, pero ramdam ko nagba-backfire yung kanyang makina. So kaya nung napanood ko yung video ni Kapwa, so shout out kay Kapwa, maraming salamat. So nakita ko doon na meron siya mga nabanggit na nagiging sanhi nung problemang yon. So yung pinakauna niyang binanggit is about doon sa tambutso dito sa may elbow, baka ano, may leak o may singaw. And then spark plug, and then ang meron pa siyang baka daw sa carb, hindi daw na tutono o anong tawag dito, madumi na kung matagal nang nalinisan. So yung carb natin is bago pa to, guys, bagong linis, and then bagong carb din. Hindi, nabili ko to ng dito sa ating isang kaibigan, and then mura lang. So bago pa siya kasi nagpalit siya ng carb. So tinanggal ko na yung issue dun sa carb kasi ang sa tingin ko hindi yun kasama sa problema. Kasi okay naman na yung carb And then yung spark plug, so hindi ko pa natitingnan. So inisip ko talaga spark plug or di kaya yun sa elbow. So tiningnan ko yung elbow, guys, kasi naalala ko nung nakaraan. So pag ginagalaw ko yung elbow, naigagalaw ko yung elbow, parang maluwag. So nung hinigpitan ko dito sa may bandang head, dito sa may pinakalagayan ng tambutso, dito sa may kanyang exhaust port, so napakaluwag ng tornilyo, yung dalawang tornilyo. So hinigpitan ko yon, talagang sinagad ko. So hindi naman totaling higpit na higpit, baka mabalo yung ating bolt. So nung pagkahigpit ko, trinay ko siyang panda rin. So naka center stand lang. So okay, maganda yung andar, walang singaw. Kasi nung nakaraan medyo may singaw siya kaunti. Ramdam ko parang na may hangin na lumalabas. So nung nahigpitan ko na din kahapon, nung hapon, so pinandar ko, nilabas ko yung motor. So nagulat ako, sabi ko, uy, nawala yung kadyot ng ating motor, ha. So napakaliit lang para nung naging problema. And then marami na akong naisip, muntik pa akong mapagastos ng medyo malaki-laki. Kasi kung nagpalit tayo ng carb, so hindi rin ganun pa rin. So hindi pa rin siya maayos. So baka magkaroon tayo ng ibang ideya, mapagastos pa tayo ng iba. So happy ako dahil yun lang pala yung problema ng ating motor, dito lang sa kanyang elbow na hindi mahigpit yung pagka-tornilyo. So ayun, hinigpitan ko na. So ngayon napakaganda na niyang gamitin. So goods na, happy ako. Wala na akong wala na akong hahanapin pa. So parang pakiramdam ko nasa 90% goods na yung ating motor. And then isa pa, nagpalit tayo ng 1342. So medyo lumakas din yung hatak. So napaka goods na. Ramdam ko na medyo dumadamba na yung ating motor. So parang biglang nang gugulat pagka nasa first gear. So yun yung
Yun yung Apple ko, guys. Yun yung hinahanap ko sa motor. Kasi alam ko namang hindi niya kayang tapatan yung ang tawag dito, yung pagiging responsive ng ating FI, kasi iba naman yung sa carb and din sa FI. Pag carb kasi medyo may delayed siya, kaunti. Compared dun sa FI na talagang once na binigyan mo siya ng hangin, gasolina, so magko-command siya kung ano yung binigay mong lakas dun, yun din yung ibibigay niyang power dun sa hatak or sa takbo. So okay na ako dito, medyo kinikilig pa nga ako, guys, eh, dahil ito yung talagang hinahanap ko dito sa motor na hindi ko makita mula pa nung una, dahil nung una ako nakukulangan ako sa hatak, and then yun nga, medyo may pugak. So ngayon nawala na yung pugak, and then yung hatak nagkaroon na dagdagan dahil dun sa ating engine engine sprocket and rear sprocket combination. So naka low speed tayo, so okay na. So wala na yung pugak, wala na yung gadget, guys, oh. Kasi dati pag ganito, for example, nakapihit yung silinyador, and then ibibitawan ko yon. So yun, kakadyot siya ng kakadyot. So ngayon nawala na. Happy. Pati low RPM eh, hindi ko na nararamdaman. So yun lang talaga yung mga, yun lang talaga yung problema, guys. So sa inyo na may ganun ding problema, sana masolve din yung problema yung pagka nakajut yung motor, kasi yung akin yun lang, sa elbow lang yung problema. R3, ayun. So kontento na ako sa ating motor, guys, kasi nakuha ko na yung gusto ko. Saka na yung big bike siguro pagka nakapag-ipon-ipon na. Saka na pag natapos yung aming pinapagawang bahay ni Mrs. So mag-a-upgrade din tayo ng bagong motor. Hindi tayo magbabawas, magdadagdag lang. Ayaw ko yung nagbabawas. Pag may aalis, meron ding darating. So ganun. So yun na, guys. Maraming salamat. Sana umabot kayo dito sa part na to. Isang maikling video lang. Update lang naman to dun sa aking nagiging, sa aking problema dito sa ating lumang Rider 150 new breed converted to Gen 1. So sana may matulungan din tong video to kung kakaranas kayo ng ganitong problema. So dito na lang, guys, dito ko na lang tatapusin yung video. Ingat sa ating lahat. Peace.